Okay, good morning mga kapiso. Albert Panglinan po ulit. Welcome po sa new episode ng vlog natin. Today, papakita natin sa video na to kung paano mag-assemble ng Albert Piso Wi-Fi Kit. Complete na po yan, ibabox na lang po natin. Okay, so pakita po natin yung mga parts, isa-isa. Ang kanya pong main board is OPI 1. Ayan. Okay, then meron tayong SD card, 16 gig. May flash na po, naka-flash na po yan sa wifi ng bayan. Hindi ko na po ipapakita kung paano mag-flash kasi marami na pong tutorial sa YouTube. Okay, then dito po, meron tayong board. Ang ilalim niya is yung OPI 1. And then, ito pong nasa ibabaw, ayan po ay custom board. Ayan, custom board. Custom board ni Juan. Ang OPI 1 po yan. So may mga wire na po yan. Nilagay na po natin. Pag dumating po sa inyo yan, ganito na po. Assemble na. So yan naman po ay tinutusok ko lang dito. Yan yung male header sa female header. Tinutusok ko lang po yan. And then i-screw natin dito. Yan. Okay, so ganun lang po siya. Sasaksak na lang po natin yun. Okay, syempre meron tayong gigabit na USB to LAN. Kasama na po yan. Meron din tayong 10 meters na Cat5. Gagamitin po natin yan from Bendo to ISP. And then meron tayong 12 volts, 5 ampere adapter type. Then meron tayong coin slot. Ayan. Pwede pong anti-hooking, pwede yung ordinary. As of now, available natin is itong anti-hooking. Yung model niya is 1239A. Then, ang router natin is 10DF6. This one, F6. So, pwede nyo ring palitan ng ibang router yan. Depende po sa preference nyo. Or pwedeng combination. And F6 din, nagdagan nyo po ng outdoor router. So, meron tayong mga router dito. Meron tayong EW71. Ayan. Kompleto tayo dito. May EW71. May EW73. Ito. EW73. Meron din tayong TP-Link. EAP110. So, wala akong hawak ngayon dito. Pero meron tayo sa warehouse. Okay. So, assemble na natin. Napakasimple lang po itong i-assemble. Ay, set aside ko na itong OPI 1. Unang gagawin, itong memory card, ilalagay natin. May flash na po ito na software, wifi ng bayan. So, itutusok lang po dito, portion na to. Nakaharap po yan. Ganyan po. Ayan. So, yun, narinig niyo po, may clicking sound siya. Okay, next, ilalagay natin itong USB gigabit. Lapit-lapit tayo sa table. Ayan, pwede na natin i-zoom. So, dito po, may USB port po dito. Lalagay natin to. Ayan, ganyan lang po. Next, yung coin slot, meron siya dito nakasulat na 12 volts. Makita sa aking camera. So, ito pong pinakaibabaw, 12 volts. Tapos yung gitna niya, nakasulat ay coin. Ayan, yung pinakababa ground. So, dito po sa ating custom board, meron na po tayo nakalagay na ito, connector. So, ganyan po siya. Then, insert mo siya dito. 4 pin po yan, pero ang ginagamit lang po natin dyan is 3 pin. Yung ibabaw, gitna sa ating ikatlo. So, tusok lang po natin yan. Yan. Okay, so make sure yung kanyang positive color red nasa taas. Ganyan po itsura nyo. Yan. So, swak na swak po yan. Okay, and then itong naka-NO. Yan. Tapos naka-pass. So, may mga button po tayo dyan.
switch. Tataas po natin lahat yan. Okay, after ng coin slot, meron pa pala yung JST wire natin. Ito, JST wire, ayan, nakalagay. So, tingnan po pala natin, ha, dito sa custom board, ayan. Ito po yung para sa coin slot. May nakasulat po yan dyan. Medyo madilim lang po. Ayan, coin slot. So, yung positive, ayan, may label naman, positive. Tapos yung white sa coin, then yung black, may nakasulat na negative. Okay, then meron pa tayong isang ikakabit sa coin slot, yung JST 2.0. Ito po yung pang-control ng coins. Ayan. Pag hindi pa tayo nag-insert coin, nakapatay yung ating coil. So, itutusok lang po yan dito. Ayan. Meron naman po siyang, ayan, yung parang guhit na yun. Tapos may kanal dito. Shoot lang natin. So, para madaling tandaan, yung red nasa ibabaw. Okay, sorry guys. Namatay yung screen. Naputol yung video. Idiretso na lang po natin. So, po tayo natapos. Dito po sa pagkabit ng JST. Combine na lang natin yung video mamaya. Later. Ayan. After po nung coin slot, mailagay ang ibang part pa po ng ating custom board. Ayan. So, may nakasulat dito na meron tayong LED indicator. Ito. So, may nakasulat dyan sa power LED. Tapos itong isa, coin LED. Power LED pag power, ano po yan, power indicator. Pag buhay yung bendo. Then yung coin slot, iilaw siya. Coin slot LED, iilaw yan kapag ito, nag-insert coin tayo. Okay, next. After po nun, ikakabit natin itong ating 10DF6. Ayan. Ito po yung kanyang likod. Mapansin niyo po may mga label po yan. Ito yung 1 port niya, WAN. Ayan. So medyo hindi kita sa ating camera. Ayan. So WAN po ang nakasulat dito. Ito yung WAN. Ito yung LAN 1, LAN 2, and LAN 3. Okay, so dito natin ilalagay yung ating LAN cable sa WAN, katabi ng power. Okay, so ganun lang po yan. Then ito yung sa kanyang adapter. And then itong dulo po na ito, yung galing po sa ating 10DF6. Iko-connect po natin dito sa ayan po, ha. Ayusin natin. Ipot natin ito sa kabila. Ayan. And then itong ating gigabit USB to LAN, nalagay natin ito. Dito po kasi nalabas yung Wi-Fi signal. So, diretso po yan dito sa WAN ni 10DF6. Okay. And then, ano pang kulang? Ayan, okay. So, meron tayong LAN cable. Indoor. Dito po natin yung ilalagay. Dito. So, one port niya. Ayan. Ayan. Luwag. Ayan. Okay, yung other end po nito, sa LAN 1 po ng modem or ng ISP nyo. Or switch shop. So, doon po natin siya ilalagay. Mas okay po sa LAN 1 para sigurado po na gumagana. May output. Okay. So, lagay natin dito yung indicator. Okay. Anong next? So, ito. Itong ating 12 volts, 5 ampere. Ilalagay po natin yan dito. Ayan. Okay, ano pang kulang? So, kompleto na po yan lahat. Pa-power on na lang natin. Ayusin lang natin itong coin slot. So,
Itong yan. Ito naman po 12 volt indicator lang po ito. Ilaw po para maliwanag, para kita agad. Wait lang po sa mga nag-i-inquire, guys. Nagba-vlog pa po tayo. Ayan na po, kompleto na po. So isasaksak na po natin yung ating 12 volts 5 ampere. Ayan. So makikita nyo po, umilaw yung blue saka yung red. Pag naka-ready na po yung ating Opay 1, mamamatay po yung kulay blue. Matitira lang po yung red. Sandali lang po sa mga nag-i-inquire. Then syempre, sasaksak natin yung adapter ni Tende F6. Ayan. Okay. So hintayin lang po natin. Ito po, may ilaw yan. Na mawala yung color blue. Kung nawala po yung color blue, ibig sabihin nag-boot na yung ating board. Napakadali lang po niya i-assemble, halos plug and play na lang po. Kakabit niyo na lang po sa box. So, reminders lang po kapag kinabit niyo sa box, pinakahuli yung board kasi bawal magpukpok pag nandoon na yung board, pwedeng masira. Okay? Ayan, malapit na. So, ayan, nawala na po yung color blue na LED indicator. Red lang po yung natira. So, ibig sabihin po ay okay na po 'yan. Okay, so try po natin, no? Hanapin natin yung SSID ng tenda. Ang nilagay ko po dito ay piso Wi-Fi. Ayan po. Connect tayo dyan. Welcome to Wi-Fi Bendo. Please press the insert money button. Nag-divert ka agad siya sa user portal ni Wi-Fi ng bayan. Shout out kay Wi-Fi ng bayan. Napakabait na software developer. Type ng bayan. Okay, so try natin mag-insert money. Insert your money and press connect to internet button. So try natin yung camera kung makita natin. Ayan, kasi hindi po, umilaw po yung color view. Sabihin, insert po yung mode. Kung gusto niyo pong balikan yung portal, 10.0.0.1 lang. Then enter. Ayan. Welcome to Wi-Fi Bendo. So, please press the insert money button. Insert your money and press connect to internet button. So, huwag tayo ng piso. Calibrated na po yan. Pisong luma. Pisong bago. Asan ang pisong bago? Tayo ng 5 pesos. Ano? 5 pesos na bago. Ayan. Tapos, 10 pesos. 10 pesos na bago lang nandito. Walang luma. Ayan. 22 pesos. Then, add internet time ka lang. You may now access the internet. Thank you. Ganun lang po. Okay. So, try natin mag-ping. Start. Ah, na-internet tayo. Working. Speed test tayo.
tapos yung internet natin, resume natin. Speed test. So, check nyo lang po kung naka-post yung internet nyo. Ayan. Then, kung naka, ayan, pwede natin i-resume. Ayan. Ang maganda dito kay Wi-Fi ng bayan, pwede kang mag-set kung ilang beses lang pwede siya i-ano, i-post ng mga customer. Okay. Ayan, may speed test na tayo. YouTube tayo. Ayan. Yun. YouTube tayo, YouTube. Anyway, yung mga gano'n siya. 14 mga kapiso. Okay, check na tayo dyan. Pasok tayo ng... Ayan natin, maganda, may sound eh. Masukin natin yung admin ni WB. Paano po yun? 10.0.0.1/admin. Ayan. Ang email. Default niya is admin. At admin.com. Pwede po pala yung label. Password, admin lang. Admin at admin.com. Password. Ayan, ito po yung ating dashboard. Ayan, ito na po dyan yung temperature, ratings nyo, yung connected user. Ayan, very straightforward lang po itong ating admin na portal. Napakadali pong gamitin. Not accurate sa ating mahal na developer, software developer. So, pag click natin to, upper left, andiyan yung menu. Ayan. Sounds, yung gusto nyo palitan. Appearance. Ayan. Pwede nyo mapalit ng mga logo. Customize ko yun. Ganyan dito sa sounds. Gusto nyo i-customize yung mga insert coin sound. Empty sound. Empty sound. Ayan. Kaday lang po ganito. Then, dito sa Wi-Fi reach. Ayan. Yung lagi tanong. May mga default na po tayo dyan. Pwede nyo pong i-update yan. Gusto nyo pong preference. Example, yung piso, gusto nyo gawin 10 minutes. Click nyo lang yung minutes. Type nyo 10. Then, ilang beses siya pwede post. Isa, dalawa, o zero. Kapag hindi pwede post. Then, update lang natin. Ga-highlight siya. Okay. Ganun lang kadali baguhin yung rates niya. Kapag chinek natin yun sa customer portal. Ayan na. Piso, 10 minutes. Kanina, 8 minutes yan. Yun, napakadali pong gamitin. Welcome to Wi-Fi Bendo. Please press the insert money button. Balik tayo ng admin. Patugtugin natin para maganda. Yan. Hey, balik tayo ng admin. Hey, dito sa Wi-Fi voucher. Pag sino gumawa ng Wi-Fi voucher, pwede nyo i-print. Yung mga tamad maghulog na customer, good for 1 month, 7 days, yan, pwede nyo yung mga isang. Click nyo lang, add voucher. Lagay nyo, preference, bawa, 7 days. Yan. Gano, 100. Mari. Ilang voucher? Tama. Tapos add voucher ka lang. Okay, may mga voucher ka na pwedeng ibenta. Madali, di ba? Pwede nyo i-click yung delete and use voucher. Wala na ulit. Okay, ganun lang po yung voucher. Next. Sales. Gusto nyo pumakita yung sales nyo? Ayan, 30 pesos. Click nyo lang po yan. Daily sales. Monthly. Pwede rin pala kayo mag- generate ng report through email. Lagay nyo lang email address nyo. Tapos papatay lang kayo ng sales report nyo. Ang oras.
plastic na lang. Okay, napakadali pong gamitin. Next, network. So, yung mga advanced user na gusto gumamit ng VLAN, pwede rin tayo dyan. May VLAN feature sa ating Wi-Fi ng bayan. So, pag lalang ka VLAN, wala na po yung USB to LAN, gigabit. Bandwidth, limiter, 4 Mbps upload, 4 Mbps download. Pwede nyo po yung baguhin. Pwede lang po dyan. Then, update. Yeah, pwede rin mag-block ng website. Set bandwidth per IP address. May port priority na po ito. So, okay na okay po tayo sa gaming. Patugtugin ulit natin. Natapos na. Doon. Okay. Mahaba na po ang vlog natin. Okay lang. Sa mga willing matuto, huwag natin skip. Okay. Next. Remote access. Paano po ba yung remote access? Kung gusto nyo po i-remote, nakita nyo yung sales, kahit wala kayo sa bento nyo, hindi kayo connected locally. Basta meron kayong internet sa cellphone, kayo nyo gawa ng token nyo. So, NG-ROC. Punta tayo ng NG-ROC. Gawa tayo NG-ROC. Yan. Natin yan. Pwede tayong mag-sign up. Kahit dami email po, pwede dito guys. Ayan, so actually, meron na tayo dito. Mag-log out tayo dahil alagin nyo yata. Tama. Alagin nyo dati yung account. Manilaan ko lang. So, mag-sign up tayo. Ayan, so gagawa tayo ng account. Sign up for free. Kailangan nyo lang po yan. Kahit ano ilagay nyo, okay lang. Albert. Albert. Cody. Kahit dami email, pwede po yan. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then sign up. Ayun, may hero. Your password must at least 10 character daw. Sabihin natin yung ibang number. Okay. Sign up. Ayan. Okay. View natin. Dito sa authentication, meron dyan nakalagay na your token. Click lang po yan. Ayan. So, dito po sa may kabilang side, ayan na po yung token mo. Yan po yung kailangan natin. Copy natin yan. Yan po yung ipipaste natin doon. Wala na ulit si tunog. Sound system. So, balik tayong admin portal. Yan. Delete natin itong nakalagay na default. Paste natin yung ginawa natin. Yung submit. Please check yung status nyo. Nyo guys, oh. Para tayong nasa portal. Pero yung address natin yung 0. Yeah. So, pwede nyo lang ma-remote yung inyong system, yung vendor. Kahit malayo kayo. Saan local mo ngayon? Ayan, nare-remote po natin. Guys, mapasok. Parehas lang po yan ng local admin. Local admin natin. Pero kung mapansin nyo yung URL, 10.0.0.1 admin yan. Connect dun sa isa. And 0. Ayan. Ito po yung URL nyo. 1B1A. Napakaganda po ng software natin. Mga piso.
Ano lang po yung URL niya, dashboard.engiro.com. Ayan. Click nyo lang po ito, yung http://1BA para po ma-remote nyo. Ano lang po ang pag-remote. Guys. Okay, so next, general settings. Ayan, wala na po yung gagalawin dito. Mga kapiso. Pwede nyo pong hindi tapusin yung aking video. System walkthrough. Pero kung gusto nyo pong tapusin, sorry. So, admin credentials. Dito nyo po babaguhin yung username and password. Maging po ay. Next. Dito sa license. Ayan. Dito po natin i-paste yung activation key. Now, naka-system trial mode pa rin siya. Lagyan po natin ito ng license plate. Kapag may video na. So, yun. Ganun lang po. System update. 3.03. Currently, naka 3.0 tayo. 0.2. So, click lang natin yung online update. OTA po ang tawag yan. So, pwede eh. Hintayin lang po natin. Ayan po mga kapiso, no? So, ito po muna yung ating kit. Para po sa mga nagtatanong, 6,000 lang po yan, guys. Meron po kayo wiper dyan. Gawa na lang kayo na sariling yung box. Para kapit. Pwede kayong magdagdag ng outdoor 80 dyan. Dito. So, meron kayong 3 port dyan. LAN 1, 2, 3. Pwede nyo lagyan niya ng outdoor router. Diyan po ay kukuha ng internet source. Okay. 18 module lang po yung outdoor router. Sili yung kaabot. So, yun lang guys. No? So, PM lang. Paki-like, subscribe sa channel natin kung may natutunan kayo. Kung gusto nyo mag-avail, set lang po or comment. 6,000 lang po ito guys. Complete setup na. Maraming salamat po.